sa inyong lahat. Welcome na naman po sa another episode ng ating vlog, na kung saan ang topic po natin for today ay tungkol po sa paano magpakain at ilang beses magpakain ng ating mga paitloging manok. So, umpisan na po natin kaagad. Kapag ang inyong RTL ay kararating lang, syempre kapag bagong dating hindi pa po sila nangingitlog. Kapag ang inyong manok ay 16 weeks ang edad pagdating na pagdating dyan, ang kanilang kakainin ay nasa 60 grams po muna. Ayan, 60 grams po muna sa isang araw. Ang 60 grams po ay katumbas ng 6 na kilo kapag ang manok ninyo ay 100 piraso. So 6 kilos po. So halimbawa po 96 yung manok ninyo, i-round off na po natin sa 100. So 6 kilos po yung kanilang kakainin. And then after a week, magdadagdag po kayo ng 5 grams, so magiging 65. So yung 96, kakain po ulit yan ng 65 grams or 6.5 kilos. Isang linggo po ulit yan. And then magdadagdag na naman ng 5 grams daily, so magiging 70 kilos na siya. So 7 kilos. And then after a week, magiging 7.5, magiging 8 kilos na, 80 grams. Ganyan. So hanggang sa kapag sila ay nag-uumpisa ng mangitlog, mapapansin ninyo sila po ay tumatakaw na. Kapag sila ay tumakaw, ibig sabihin mauubos na po nila yung kanilang pagkain na ibinibigay nyo sa kanilang feeder. Ngayon naman, kapag ito ay kanilang nauubos na, magdadagdag na po kayo ng magdadagdag hanggang sa sila ay malakas ng mangitlog, nag-peak na po sila, dyan na po nila mauubos yung kanilang feeds na 115 grams kapag ito po ay low man. Gaya ng mga available na manok natin ngayon, low man, or 110 grams naman kapag sila ay decalb. Ayan, so yung 115 grams ay 11.5 kilos po yan kapag 100 heads yung inyong alagang manok. Ayan. So yung oras po ng pagpapakain ay depende po kapag depende sa edad ng inyong manok. Kapag ang inyong manok ay kararating lang, 16 weeks, hindi pa po siya nangingitlog, kahit na ilang beses nyo po yan napakainin, or kahit na minsanan din po nyong ipakain yung kanilang feeds na 6 kilos or 60 grams. Ayan. Depende po sa kung ano kayo hiyang, kung saan kayo komportable. Ayan. Pwede, sa amin pero, tuwing umaga yung pagpapakain. Pagkagising, pagpunta ng manukan, usually mga 6 a.m. sharp. Alas 6 ng umaga, pakainin yan. After na maglinis, magpainom ng kanilang tubigan. Ayan, so kapag sila ay pinakain nyo ng alas 6, pwedeng tatlong kilo lang muna, or yung kalahati lang muna. Kalahati lang muna yung inyong ipakain. And then bandang tanghali, kapag ubos na, pwede kayong magpakain ulit ng 2 kilo o 1 kilo. Tatantsahin nyo po, ang ibig ko pong sabihin. Tatantsahin nyo. Ngayon, kinakailangan bang timbangin palagi yung inyong ipinapakain? Para po sa akin, kahit hindi nyo po timbangin, tatantsahin nyo lang po yan. Sakaling nagpakain kayo ng 5 takal at naubos nila, dagdag ulit kayo ng 1 takal. Yan. Kapag
hindi naman po nila naubos, pwedeng sa susunod na araw magbawas kayo, ganyan. Basta ang pinaka suma total po niyan, alam niyo po yung limit nila, yung maximum limit nila na ipapakain niyo, which is 115 grams daily. Kapag ito po ay gaya nga ng nasabi ko sa inyo, ipagpalagay na nating 100 yung alaga ninyong manok, so 11.5 kilos yung inyong ipapakain. So sa umpisa, 60 grams nga po, pagdating 6 kilos. Pag kinukulang na, try nyo yung 7 kilos. 8, 9, 10, 11, hanggang 11.5 kilos. Yung pagpapakain, depende po. Pwede nyo ipakain minsanan. Babalik-balikan nyo na lang para haluin yung feeds at yung mga manok ninyo ay ganahan na naman sa pagkain. Ipaubos nyo muna yung 3 kilo. And then kapag naubos na, at saka ulit kayo magpakain. So mga ganun po. Kaya lang kapag dating ng panahon na sila ay malakas ng mangitlog, ayan, dun na po natin bibigyan ng talagang schedule sa pagpapakain. Umpisan po natin sa umaga, alas 6 ng umaga. Ipakain po muna natin yung 70%. So, sakali po na 11.5 kilos yung inyong ipapakain sa inyong 100 pipe loging manok, ipakain nyo po muna yung, sabi nyo ng 8 kilos. 8 kilos sa umaga. Pakisigurado lang po na pantay-pantay yung inyong pagpapakain. And then, kapag naubos po yan, bandang tanghali po, kukunti na po yan, lalo na kapag ito ay crumble. Ayan. So, ang gagawin nyo po, ipapakain nyo po yung remaining na 3.5 kilos sa kanila para mabuo yung 11.5 kilos na kanilang kinakain. Ayan. So, papakain nyo po yun, yung 3.5 kilos. So, daily po yan. Ang technique po dyan, ang importante po, pare-pareho po yung oras ng pagpapakain ninyo sa umaga. Kung 6 a.m. po, 6 a.m. po palagi, nagpapakain na po kayo. Kung 5:30, pwede rin. 5:30 pero dapat gising na kayo, nagpapakain na kayo. Para yung paggawa po nila ng itlog ay sabay-sabay din, hindi po nadidelay. Kasi po kapag nagpakain kayo ng alas 6 ngayon, tapos bukas alas 7, tapos sa susunod na araw 6:30, tapos alas 7, watak-watak po yung schedule ninyo. Yung pag-harvest po, yung pangingitlog nila, hindi rin po pare-pareho. Kasi kumbaga, na-delay yung dating. So, delay din yung paglalabas nila ng itlog. Yan, totoo po yan. So, magkakaroon ng epekto yan sa kanilang pangingitlog. Ayan, and then, kapag paubos na, powder na lang po yung mga naiwan dyan, dapat ipakain nyo na. So, dapat alam nyo rin yan. Kung alas 12, magpakain na po kayo ng alas 12. Kung paubos na po ng alas 11, alas 11 magpakain na po kayo. Sa susunod na araw, ganun na naman po. Hindi yung magpapakain kayo ng alas 2, iniwanan nyo yung manukan ninyo, gutom na sila. So, magkakaroon din po yan ng epekto yan. So, dapat po talaga, pare-pareho po yung oras ng inyong pagpapakain. At ganun din po yung dami. Hindi po yung kalahating, alimbawa, 5 kilo sa umaga, tapos sa tanghali, 6.5 kilos. Hindi po maganda yung ganun. Dapat kung inumpisan natin, 70% sa umaga, and then yung remaining ay 30% naman sa tanghali. Ayan. So, ganun lang po. Kapag naubos nila yan, wala na po tayong problema. Kasi po, ang importante na ipakain talaga natin, na ibigay talaga natin yung feeds na kanilang kailangan, yung sukat na ibigay natin. Ayan. So, yun po yung technique dyan. Ayan. And then, isama na rin natin sa vlog natin ngayon yung sa tubig din. So, kung 6 a.m. kayo naglilinis, pagkalinis nyo, timpla kayo ng gamot, painumin nyo na sila. So, 6 to 9 po dapat. And then, pag naubos yan,
or kapag kukunti na lang, pwede na kayong ano, kukunti na lang yung tubig nila sa kanilang painuman, pwede niyo nang dagdagan yan ng plain water para yun na yung kanilang iinumin. Huwag niyo pong pabayaan na maubusan sila ng tubig. Kasi po, ang composition ng itlog ay ano po yan, malaking amount po ng itlog ay tubig. Yan, so kailangan po nila yan. Yan, so ganun po. And then ang pagpapainom ng vitamins or ano, palagi pong 5 ml per gallon or 5 grams per gallon. Yan. Alam naman nating lahat ng isang gallon ay katumbas ng 4 na litro. So 5 gramo kada 4 na litro or isang gallon. Ayan po. So wag po kayong malilito. Kapag liquid ang pinag-uusapan nating gamot, syempre ml po. Kapag powder, grams po. Ayan. So pwede kayong bumili ng mga timbangan sa online na naman or diyan sa supermarket. Pwede kayong bumili sa DIY nung mga timbangan yung 500 grams po yung capacity. Ayan, so yung ginagamit po sa kitchen. Ayan, so or sa bakery ano, para madali po kayo, hindi po kayo mahirapan sa pagsusukat. Ayan. And then pag nakapagsukat na po kayo, tanda nyo po yung kataas nun, meron po kayong container para every time na ano, lagyan nyo po ng marker. Every time na magpapainom kayo, hindi nyo na kailangan magtimbang-timbang ulit. Alam nyo na po yun na pag kalahati yun, ganitong grams yun or ganitong ml yun. Alam nyo na hindi na po kayo nalilito. Ayan. So, sana nabigyan ko na naman kayo ng idea. Ano po, kita-kita po ulit tayo sa mga susunod nating vlog. Mabuhay po tayong lahat at God bless us all.